So hello guys, another day, another vlog na naman. Wala akong maisip na intro, so nangulangot na lang ako. So ayun na nga guys, kung gusto niyong malaman ko ano yung kwento, kung paano nagsimula, kung ano yung mga symptoms na lumabas sa akin na baka nangyayari din sa inyo ngayon, please keep on watching. Moments later. So ayun na nga, magkukwentuhan na naman tayo and huwag na natin patagalin pa to. And nga pala, meron akong papel dito na pinaka-guide ko. Sinulat ko dito lahat nung simula nung nagkaroon ako ng lupus, yan yung mga nangyari sa akin. And buti naman, naalala ko pa siya. So ayun na. Nung 8 years old ako, 2009 noon, nagkaroon ako ng isang malaking pasa, as in talagang malaking pasa. Tapos, madali-dali ako magkapasa. Hindi ko alam kung saan nang gagaling. Siguro kapag nadudunggol lang siya, gano'n, nagpapasa na siya. Tapos, tuwing gabi, na dumudugo yung ilong ko. Tapos, pa nagtutubrush ako, alam mo, mabilis dumugo yung, pag nasundot ng brush yung gum ko, dumudugo siya. Tapos, nung nakita nga nila mama na may pasa akong malaking ganun, pina-check up nila ako sa may kabanatuan sa doctors noon. So, yun. Madami akong pinuntahan na doctor noon. I mean, hospital. Kasi, ang sabi dun sa doctors, dun kami unang pumunta. Dun sa may, basta ang naging doctor ko dun, is matanda na siya. Tapos, ang sabi niya, may dengue daw ako. So, binigyan ako ng gamot sa dengue. Tapos, ang naaalala ko noon, ano yun, five na klase yun eh. Five na klase yun. Yung itsura ng gawot is dark red, palight siya. So, yun, nag-take ako noon hanggang sa naubos ko yung, alam mo yun, yung madalas pa rin ako magpasa. Tapos, yung ano yung pagdudugo ng ilong ko tuwing gabi yun, lagi siyang dumudugo. So, yung alam nyo yung isang malaking panapi sa likod. Napupuno ng dugo galing sa ilong ko. So, nakakadalawang ganon every night yon. Pag mainit, ayun talagang, ang sabi nila nung matatanda nun, balingoy-ngoy daw. So, syempre, balingoy-ngoy lang yan, ganon-ganon, medyo hindi mo muna pinansin. Tapos, ayun nga, hanggang sa nagkapasa ako ng malakas sa mitanggiran ko. Pina-check na ako. Tapos, yung mga kapatid ko kasi noon, meron silang, syempre, mga sa pedia sila, di ba? Ngayon, one time, sumama ako doon sa clinic nung pinagpapacheck upan nila, pati. Doon kay Dr. Francisco. Tapos, nakita niya akong ganyan. So, nakita niya akong may maliit na rashes dito. So, pa-butterfly rashes siya. Tapos, tinanong niya ako kung makate. Eh, nung time na yun, talagang para siyang allergy yung itsura niya, tapos makate. Tapos, ang sabi niya, pupunta daw ako dun sa Dr. Fajardo. Basta Fajardo lang yung naaalala ko eh. Babae din yun. Tapos, dun sa PGG yung clinic niya. Ayun, pinuntahan namin si Dr. Fajardo. So, ang sabi niyang sakit ko is ITP. So, kaya ano ko na lang dito yung meaning ng ITP. Ang naging doktor ko doon, si Dr. Fajardo sa PGG sa May Cabanatuan City. So, matagal din yung gamutan, siguro may 1 year din. Tapos, hanggang sa binigyan niya ako ng maintenance noon. Hindi ko na maalala yung mga binigyan niyang gamot sa akin noon. Basta puro syrups. Syrups? Yun, mga puro syrup. Tapos, ang binawal lang niya sa akin noon is magpagod na. Kasi kapag, syempre, malikot, mabilis magpapasa. Mas lalong dadami yung pasa. Doon sa 1 year na yun, na-confine ako sa PCMC. Lagay ko na lang dito. Ayan. Kung hindi ako nagkakamali, parang ni-renovate yun tapos napalitan ng pangalan or inilipat siya ng lugar. Yun yung pagkakaalam ko ngayon kasi matagal na yun eh. Tapos na-confine ako doon ng 1 week kasi masyadong bumaba yung white blood cells ko noon. So, yun yung sinalin sa akin, yung white. Tapos, 1 week yun. Tapos, after nun, confine ulit ako.
Tapos, nung pagka-confine sa akin ganun, ang ginawa naman sa akin is bone marrow. Yun, bone marrow ako para malaman talaga kung ano yung specific na sakit ko talaga. 2 weeks ako dun sa PCMC. 2 weeks din ako dun kasi bone marrow ako. Hindi ako talaga pinakain. So, ayun, yung test na bone marrow na yun. So, papakita ko na lang yung meaning ng bone marrow para mas maintindihan niyo mabuti. So, ayun, pagtapos ng bone marrow sa akin ganyan, syempre, may biopsy yun na ginawa sila. Tapos, ayun, ang lumabas naman doon, walang cancer, hindi leukemia, ganon. So, that time, yung butterfly rashes ko, yung symptoms naman ng lupus yung lumalabas sa akin kasi may history or yung mother ko kasi mayroong ganon. So, pwede kong sa genes, pwede kong mama na yun. So, nung 2010, si Dr. Fajardo naman, ni-refer niya ako kay Dr. Bernal. Kaya niya ako ni-refer kay Dr. Bernal noon kasi lahat ng symptoms na ng lupus is nangyayari sa akin. Yun na, meron ng specific na kung ano talaga yung sakit ko. Kasi nung una, hindi pa malaman merong na dengue, ganyan. Meanwhile, 2010, ni-refer na ako ni Dr. Fajardo. Ano na ako na, 9 years old siguro. November noon, ni-refer niya ako kay Dr. Bernal. And lahat ng test, lahat ng laboratory, pinagawa na sa akin. Kasi gusto ngang malaman ko ano yung pinaka-specific. Yung lumalabas sa katawan ko, symptoms ng lupus. Or yung SLE, ilalagay ko na lang dito. So, ipapakita ko din sa inyo kung ano yung symptoms ng lupus. Since SLE yung sakit ko, nung una, in-explain, syempre, una pa lang kapag ganun, in-explain nung doktor yung kung ano yung ibig sabihin ng lupus. Kami, may mga lupus is madaling mahawa. Like, may ubo, yung kasama namin, may sipon, may lagna. Basta kami, madaling kaming mahawa. Tapos, pero kami, hindi kami nakakahawa. So, hindi nakakahawa yung lupus. Kami yung madaling mahawa. Tapos, ang mga pinagbawal sa akin nun is araw. Bawal akong magbilad sa araw. Bawal akong mainitan. Kasi kapag nainitan yung balat ko, nagra-rashes siya. May mga spot na red, ganun, nagkakaroon niya ng rashes. Like ngayon, ayan o, mainit, tapos mahangin, ganyan. Ganun yung nangyayari. Tapos, pangalawa, bawal ma-stress, ayan. Tapos, pangatlo, yung mga crowded places. Kasi nga, girl, hindi mo alam kung sino yung mga yon. Kung paano yung... Kasi nga, girl, hindi mo alam kung may lagnat yun, sipon, ganun, or may dalang virus. So, ingat-ingat ang kailangan. So, number 4, yung mga junk foods, yan, bawal yun. Kasi, I don't know, basta bawal. Number 5, dapat yung mga kinakain namin is lutong-luto. Like, sa mga karne, dapat maluto siyang mabuti. Hindi ka would niluto na lang, ganun na yun. Ganun, dapat malinis talaga, doble linis. Tapos, number 6 na bawal, na binawal sa akin is, yung mga ginagamit na seasonings, like Magic Sarap, Betchin, ayan. So, ayun, di ba nga lupus na isakit ko noon, nung 9 years old na ako noon. Pag sinusumpong yung lupus ko, pa nagpa-flare si lupus, sumasakit yung mga buto-buto ko, ganyan. Namamagay mga daliri ko, ito okay naman siya ngayon. Tapos, nangitim din yung mga ganyan ko, kung napapansin niyo maitim. Yan. So, napansin ko din sa mga nakakasama ko magpa-check up. Kapag nagpapa-check up, naiitim talaga yung mga ganito. Siguro, kung pag may sakit ka, talagang maitim yung ganyan. Tapos, ayun, pa nag-flare si lupus, yung joint pain, namamaga yung mga ito, namamaga. Tapos, yung ugat namin, hindi nag-circulate mabuti. Kailangan, inom lang ng tubig. Ganyan. Tapos, noon, naglagas yung buhok ko. Tapos, nagra-rashes ako kapag mainit. Kapag lumalabas ako noon, hindi ako pwedeng lumabas ng walang sunblock.
Yun, hanggang dito lang muna yung kwentuhan natin. And sa next vlog ko na itutuloy yung kasunod. Siyempre, ito muna yung ikukwento ko sa inyo. Kasi kung masyado kong, kung ikukwento ko lahat-lahat, girl, buti na isang oras. One season later. So, ko lang mag-thank you kasi kila mami at kay daddy. Kasi tinutulungan nilang dumami yung subscriber ko. Tapos, yung views, mga viewer, mga ganon. And thank you sa support. So, before I end this video, gusto ko lang sabihin yung mga nanalo. So, ilalagay ko dito. So, mag-PPM ako sa inyo sa Twitter. And mag-usap tayo doon. Pag-usapan natin. So, ayun, kila Lolo Dante, kila Lola Handa, kila Ninang Floor, kila Tita Akel, mag-ingat kayo lagi dyan sa Qatar. And sana mapanood nyo itong video na to. So, itong kwentuhan natin, mahaba-haba to. And kung naranasan nyo ngayon, kung nararanasan nyo ngayon yung mga sinabi ko kanina, eh, huwag nang ipagbabahala kasi baka lumala pa, huwag naman sana. And ayun, para maagapan na din, para rin sa inyo yan. And huwag kayong matatakot na magpa-test. Kasi yan yung nagkakapagpalala ng sakit, yung natatakot magpa-test, yung natatakot malaman kung ano ba talaga. Para din naman sa mga kagaya kong may lupus na lumalaban pa rin hanggang ngayon, ipagpatuloy nyo lang yan at ipagpatuloy lang natin yan. Uminom tayo ng maraming tubig, pinaka-importante talaga ang tubig sa atin para mag-circulate at mag-function ng mabuti yung mga ugat-ugat natin, yung mga organs natin dyan na inaalagaan. Tsaka talagang maganda yun, malinis din yung ating katawan. Tapos mag-prutas tayo, gawin natin isnap yung prutas. Tapos, i-complete natin yung 8 hours na tulog. Tapos, kumain ng gulay. Yung gulay na kakainin natin, kapag niluto, yung steam lang, yung walang ibang seasoning. Yun, yun lang yung ginagawa ko kasi ngayon na alternate. Kaya, thanks God kasi hanggang ngayon, okay yung pakiramdam ko. And sana, wag nang sumpungin. Ayan, and sana itong shinare ko, na ginagawa ko is makatulong din sa inyo. Yan, keep fighting lang. Tapos, laging magdasal. Yan, malalagpasan din natin to. And sana soon din, magkaroon ng talagang damot sa sakit na to at tulungin ng mawala. Sa next vlog ko, yung part 2, abangan nyo din yon. Basta madami pa akong share sa inyo. What video ko may matutunan kayo. Yun lang. And stay at home. Keep safe. Bye!